Hi guys, good morning, good morning, good afternoon, and good evening sa lahat. So may gagawin tayo ngayon, ang gagawin natin ngayon, mapupunla tayo ng ating mga pananim. So meron tayong, ito, kamatis, at para naman maging kapakipakinabang ang ating mga paligid. At nagkaroon tayo na ano, ekstrang pagkukuhaan. At saka sili ito guys. So, titingnan natin kung mapalaki nga natin sila. Okay, gagawa tayo ng pagpupunlaan. Medyo makalat ang aking paligid dahil nandiyan yung aking mga ito na yung pagpupunlaan natin guys. Yung dati ko pinagamitan ng plato ng pagpintura ko. Siya yung gagamitin natin pundaan. So, ang pagpupunlaan natin sa mga sili tsaka ano, kamatis, sila yung di tuwirang pagtatanim. So, ibig sabihin, tayo yung mapupunla muna. Hindi sila direkta sa pagtataniman natin. Kapag napausbong na natin, doon na natin sila ililipat. Okay. Ready natin yung tubig natin. Okay. So, eto. Ito mga ginawa kong topsoil na to. Ano to, mga dahon-dahon. Pinagsama-sama ko. Tapos, konting ipot ng mga chicken. Pinagsama-sama ko sila. So, mapupunla tayo. Ayaw yata magpatanim. Okay. So, ito na yung kamatis natin. Okay. Tapos, konting, ito din natin. Konting ano nga. Pahid-pahid para matabunan na ng konti. Tapos, konti yung bisik-bisik. Abangan natin guys ha, kung baka patubo natin itong kamatis na ito. So, ito, binigay na sa akin itong binhin na ito. Binigay lang ng teacher ko dati ng high school. So, sabi ko, gusto ko rin magtanim. Kaya, ayun. Binigyan na. So, dadakon naman tayo sa mapupunlaan naman tayo ng sili. Ito yung sili natin. Kalambutin ko muna. So, dapat medyo malambot yung lupa natin. Guys, ha? Para naman hindi mahirapan
na umusbong yung ate. Kawawang ano. Ang ating mga binhi. So, sili tayo ngayon. Itong mga sili na to, matatanda na to. Hindi ko lahat niluto. Gagawin natin silang punla para may extra tayong pagkukuhaan ng sili. Kawawa naman yung bulat. Ito na guys. Sama-sama naman sila. So, nakakatawa. Nakakatawa magtanim. Nung high school pala kami noon, high school elementary, meron kaming home economics subject or HE. Tinuturuan yung mga estudyante magtanim. Ewan ko kung may naabutan pa ng ganun yung iba manunod. Kami nung tinuturuan kami magtanim, singka ganda garden, singka yabong ng mga tanim. Doon nagbabasa yung grades namin noon. Pero ngayon, ewan ko lang. Yung pa mga kabataan natin ngayon. Sana matuto sila magtanim. So, kasi alam nyo guys, di ba? Umabot sa 1,000 per kilo. Per kilo, no? 1,000 per kilo ang presyo ng mga sili. Siling pula. Kasi nagkulang. Nagkaroon ng kakulangan sa supply ng sili. Kaya umabot ng ganun. Kasi maraming umayaw yata mag-farming na pasili, kaya ganun. Ito guys, didiligan natin ng konti. Konti-konti. Para naman sila'y makainom ng maayos. Okay. Okay. Ayan na. Tatabi muna natin. So, ito na yung aking kamatis at sisili. Abangan lang natin silang lumaki. Yung umusbong. And then, ito yung plano ko dyan. May ginawa akong hanging. Malit na kasi yung space ko yan. Wala na masyadong space. So, ang plano ko yan ay dyan ko itatanim ang aking mga kamatis. Dyan ko itatanim. Nakahang sila. So, titingnan lang natin kung magsusurvive sila. Kasi kapag umusbong yan, tumubo na sila. At lumaki at baka magbunga. Tingnan natin kung bababa yung mga bunga niya o paano siya. Sana. Kasi yun ang naglalaro sa isipan ko na tutubo sila rito. Tapos maglalaw-law rito yung mga kamatis. O diba? Very unique. Ewan ko lang kung may nakagawa na ng iba. Pero gusto kong itry lang yun. Yung idea na yun. Okay guys. Ayun na sila. So meron na akong kalamansi dito. Tcharam! Aking mahiwagang kalamansi. Ayun pa. At meron akong binonsay na star apple or kainito.
Sana diyan ko tatanim yung mga ano, kamatis. Isa pa, paano ito nagawa? Ano? Paano ko ginawa itong mga hanging pads ko na ito? Well, alam naman natin, mga recycled na ito. Mga pinagamitan ko na ng mga ketchup. So, ituturo ko sa inyo guys, ha? So, eto na guys. Tinalian ko na sila ng alambre. So, ayan sila. So, ang diskarte ko naman dyan, paano ko nagawa yan? Napaka-simple lang. So, kukunin mo yung center ng galon, butasan mo. Tapos, pagdating din dito sa takip, find the center. Yun. So, bubutasan mo lang yan. Tapos, lalagyan mo siya ng butas pa sa ibabaw para doon palulusutin yung isang ano, yung karugtong niya. So, pag nalusot mo ng pagano'n, magbabalance yan yung sa center, yung sa gitna. So, pag nagawa mo na yon, pwede mo na siyang tugtungan ito, sabitan mo ng ginawa mong alambre. So, yung distansya niya, kayo na lang magtansya kung 1 meter or ilang inches ang distansya nyo, nasa discarte nyo na lang yun. Sa akin, nasa ano yata ito, 18 inches yung distansya niya. At sana, abangan nyo, dito ko ilalagay ang aking mga kamatis. Sana'y maging matagumpay tayo. Apatan yung ginawa ko. Isa, dalawa, tatlo, apat. Yung isa wala pang ano, wala pang buhangin. Talagay ako mamaya. Nabitin ako sa ano, kasi naging maulan dito ngayon. Sabi, paano ka madidiligan? Well, napakadali lang yan. Pag nadiligan mo sa ibabaw, ipapasa niya lang yung tubig sa ilalim. Kasi may mga butas yan. Center siya. Uy, may bulati yata ito. Uod. Tapos tutuloy yan, papunta rito. So, walang kasayang. Tapos, papasa lang. Magdidilig ka pa ibabaw. Simula sa ibabaw. Tapos, pababa. Tutulo sila nun. Ito yung solution. Pag kulang na yung space mo, maliit na yung space mo. Yan yung solution. Wala na tayo. Puro sa cement yung paligid ko. And then, medyo makakalat dito kasi yung metal crap ko. May lag din akong gumawa ng mga bakal-bakal. Wala, mag-vlog ko tayo. So, ito yung mga topsoil na ginawa ko. Ayan, lahat yan ay galing sa mga tuyong dahon. Tapos, sinaluan ko ng mga topsoil. Mabuhangin. Hindi siya buhangin talaga. Yung mataban lupa. And then, hinayaan ko na silang mabulok. Sinaluan ko ng balat ng itlog. Ayan. Yung mga papil-papil. Yun. So, abangan na lang natin guys na umusbong ang mga binhi natin guys. Ayun, meron akong laya. Ayun, laya ko. Si kalamansi at si pandan lalaki. Okay. At yung iba kong mga punla karoon. At meron tayong dragon fruit. Si dragon fruit ay parang cactus din siya. So, ay, bakit yun? Kala ko na may ugat si dragon fruit natin. Nagkakaugat na siya, guys. Mas may longan tayo, guys. Longan. Ewan ko lang kung mapabunga natin yung longga natin. Kasi nabansot siya.
Okay. Ano pa bang ipapakita ko? Ito pa yung mga naghihintay kong ano. Galon. So, ito yung tinutukoy ko kanina na ibutasin sa gitna. Tapos sa ibabaw roon. Tapos sa likuran. Para dyan. Pag center yung butas mo, magbabalance na sila. Pag nalagyan mo na siya ng alambre, madali na lang siya ano, magbalance nun. So, madali lang siya, hindi naman siya mahirap. Kung pwede natin gawing kapakipakinabang yung mga patapon na bagay, pwede natin gamitin to. Ito naman pala, naisip ko rin to. Sa tindahan ko, magagawa rin ako ng ganito. Lalagyan ng mga ano ba naisip nyo? Kung nakahang siya ng ganon, pwede siyang lagyan ng mga betchin, no? Magic sarap. Pwede silang ilagyan ito habang nakahang. Well, sa susunod yun ang gagawin ko. So, mag-iipon muna ako ng mga empty bottles na ganon. Okay guys, salamat sa pagtangkilik sa aking mga videos guys. Huwag kayong mahiya na mag-like and subscribe sa aking mga video para ganahan tayo. Okay, yan ang aming grotto. Grotto ng lola ko yan. Okay, salamat.